Good day, Marquesians! Welcome back to my YouTube channel. So, bago po natin simulan ulit ang part 2 ng vlog na ito, nais ko lang pong i-shout out si Daryl Ignacio. Kasi, sa mga supporter ko. Meron po siyang Facebook page. Yan, nakalagay po dyan. Tapos, gusto ko rin po i-shout out si Ronel Belolo Aranda. So, meron din po siyang YouTube channel. Actually, nandito yung YouTube channel niya. Ang pangalan po ng YouTube channel niya ay Ronel Karandang. Ronel Karandang. So, please, pakisubscribe po ang kanyang channel. At kay Daryl Ignacio naman, please, pakifollow po siya sa kanyang Facebook account. So, para po sa mga panakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please paki-subscribe po ang aking YouTube channel, like at paki-share na rin po at huwag pong kakalimutan pindutin ang bell button para ma-notify po kayo sa mga susunod na videos na gagawin. So, para po sa mga nag-iintay po ng part 2 ng vlog na ito, so tara, let's watch. Good morning po, Kap. Good morning po. Vlogger po ako. Hello. Hello po. Ang puso para kasi may wala sa akin. Kapag may wala sa akin kasi hindi nagantay ng kapalit. Okay? So, naranasan ko po yan dahil yung tutuloy mo ako. Maraming maraming salamat po. Okay? Maraming po ang kapitan na napakasipa, napakasupporty sa mga taga-roga. Maraming Congressman Ruth.
napakaganda, napakabait, napakasuportive. Ang ating po, Congresswoman, Ruth Po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Naniniyak ko ikap. Ako naman po yung kumala yung isa at mag-hello ako ng sanahan dito. Pero nakikinig ako sa'yo. Parang ko lang ikap. Ako nalang magpapahaba para kay Kat. Ako po ay nagpapasalamat kay Kapitan Popong Amoranto sa maraming aking suporta sa ating tanggapan, sa ating pag-ingkot dito sa Barangay Pulo. Kaya thank you very much, Kat. Mabuhay ka. At si Kapoy talaga kapartner niyo ng ating mga uwa sa pagsulong ng ating barangay. And I think naman, yun talaga ay yung key, ano po, at secret para sa pagbundad ng isang pamayanan at pagtutuluan ng barangay at pamamayan ito. Hindi yung pwede na iasa lang po natin sa pamahalaan at ang laran ng ating pamayanan ng ating bayan kung hindi ang pamamayan ay susuporta, makibisa at tutulong sa mga programa ng pamahalaan. Okay po ba yun? Okay po. At syempre po, isang karangalan sa akin na makadalo ano po, sa atin pong blessing ba? Appreciation na. Pero nagustuhan na ba, Spintay? Kasi nung pumunta ko dito, Spintay, yun yung nagdala tayo ng mga gamit, materials. Natandaan niyo yung Spintay? Opo, nung pumunta tayo dito, yun ang ginawa natin. At tulong-tuwa ko kaya nga, hinahayaan ko magsalita si Kap kasi ina-appreciate ko pa ang ating ano, bagong opisina, di ba po? Kumbaga nakita ko yung pagbabago plus itong ating playground for the children at may stage na! Ang galing ko na itong pupulit sa stage sa mga galing. Doon po makikita na importante ang pagbabayan niya. Di ba po? What we have provided in the government is support, ano po, plus yung materials needed, pero ang ikarap, pinagyaman ninyo yung tulong, yung suporta namin, at tignan ninyo, dahil sa pagbabayan yan, pagkakaisa ninyo, napakalaki na ng pagbabago, ng pag-unlad, itong ating area para sa ating buwa. Tama po ba? Ang o, di ngayon, masayang-masayang mga batak natin, Spintay, na merong palarong anak na safe, ligtas para sa kanila. Tama po? Congratulations, Spintay. Isa-isay ko po ang ating mga HUA officers sa pangunguna ni Ma'am Evelina Manglilim. Very proud of you. Sobrang proud. Ang SSA family is so proud of you. Congratulations, Tita. And continue to be a blessing for so many people here po. Sana po, lagi po kayo ma-inspire, nagbibigay na alam sa inyo kayo ng knowledge, yung leadership na meron kayo, gamitin po ito upang pamunuan ng naayos, ng tama, ang humuhuwa, at sa pamunuan ninyo sa inyong leadership, makagawa po kayo maraming programa po ito pa sa pangalan ng ating komunidad dito. Okay, ma'am? Ayan po. Ang ating Vice President, Moshas Eric. Nasaan po? Kaya kung nalangin po ang God bless you po. Ano po? At Secretary Ma'am Nasher Apelacion. Treasurer Maylene Pastor. Nice to meet you. Ayan, nagulang. Ang gayaman nila po. Ang gayaman nila po. Iba ang aray. Ang gayaman nila treasurer talaga. Auditor Sir Walter Encanto. Asan Sir Walter? Oh, natuwa naman talaga ako dito. Ang galing talaga, iba talaga. DOD, si Ma'am Julia Garcia. Sir Domingo Pijano. Ma'am Ophelia Jacinto. Sir Medjoy Mangani. Ayun si Sir. Ma'am Leticia Apanda.
inyo for a job well done. At pagkakasa po ko na sa inyong magaling na pamumuhan, mas marami po po programa, proyekto para sa pagkakasa ng ating buwa. Ano po, through your initiative. At siyempre sa pagkakasuruhan lagi sa ating sampuli ang barangay sa pamula, nagkakasang po po ang marato ng barangay Puno. Mahal na senior citizens. Ayan. Na talaga pong makasin na makasin pa. Makasin pa. Diba po, nanay? I love you, nanay. Ayan po. Nakita-kita ko na very active na kabahagi ng ating komunidad upang isulong ang ating community. Talo nyo pa. Ang iba na, ika nga eh, wala ka sa edad ninyo, pero sa inyong kilos, sa inyong galay, sa inyong mabuting mithiin at malasakit ay walang nakapapantay. Ano po? Sa haligi ng ating pamayanan ng ating mga mahal na senior citizens. We look up to them at nai-inspire nila tayo na kung sila masipag, tumutulong sa komunidad, tayo po na ikaw ay medyo bata pa sa kanila. Hello po, teacher. Congratulations. Ikaw maging mabuting kabahagi ng ating komunidad, kagaya ng ating mga sinusuksen. So, ayan po, sila ang ating inspirasyon. Ang ating Pangulo, Mang Ofelia, Sinto, Bams. Ayan, si Ma'am. Ang ating Vice President, Comedia Lucena. Ay, ito po yung ganyan. Oh, iba talaga. Oh, sabi ko sa inyo, iba talaga. I love you. Talagang binagdara ni kita ang kanyang magandang video. Diba? Beautiful. Ma'am, okay, si Ma'am Emelia, mamingin, okay? Ma'am Helen Ayresa. Oh, dapat sinimulan niyo magpagtayo, ah? Dapat ganun. Asan si Ma'am? Okay. Si Ma'am Teresa Nakatangay. Ma'am, ayan. Gusto ko din yan ipapakita talaga ang mga ganda na ating siya. Ma'am Cristinita Regulio. Okay. Sir Mario Lucido. Asan ang ating escort? Si Sir Mario. Nasa baba si Sir Mario. Okay. Ayan. Ay, gusto ko rin po patingin na nito po ba from the ICDI Company, Mr. Edwin Pagpagdaganan. Asan si sir? Wala siya. Okay. Importante ang mga ganyan ang invite natin. Kasi mga sponsor natin, makakasubong natin sa iba't ibang programa ng ating buhok. Magagaling talaga. Kawa natin, very good yan. Okay. Pagbagay ko rin, sweetheart, sino si Ate? Si Sir Dodong? Sir Dodong. Oo. Oo nga eh, si Sir Dodong. Pero wala ko siya ngayon, sir? Okay. At siyempre po, ayan, na laging itong bilin ko lagi sa mga po, na to always support the causes and the focuses of our barangay at tumulong para sa pagunlad ng ating komunidad at ating mga SDK! Meron tayong bilin ko po sa kanila, ano po? Na talaga po, in-organize natin ng SDA para po talaga masigurado na maalagaan ang kapakanan ng ating mga kababaihan to empower women at maging kabahagi kayo sa kaunlaran ng ating komunidad. Kaya always, I'm so proud sa ating po mga servisyong tama ang kababaihan. At sana patuloy po kayo na makinsa, tumulong para po sa kaunlaran ng ating barangay. Ang hatid ko po ngayon, inyong nakaraan, mga sweetheart, ay tukugon sa kanilin ninyo po yung matinias, di ba po, para po magawa na natin yung mga na-identify yung project dito. Pero ang next na natin, ang gusto ko sana makipagunayan sa ating mga HOBA, gusto po namin na launch another project po, yung ating mga community gardening, ano po,
if we can look through the look for a space, dito po sa ating sa loob na I will provide po yung mga binigay sa magkakaroon ng grupo o kaya po benta po sa iyan po. Magulungan po tayo kasi at the end of the day, kapag naman po ito ay na-hydress natin, wala naman po makikilabang dito kung hindi kayo there. Ay, ay po, yun po yung lens namin. Ako mo pansinin nyo, at ito po yung nakaraan, ang priority ko po ay ating women's sector. Okay? Next ko po, magbabang year na to, ang tupad ko po ay utilizing it sa ating mga huwa. Because po, yung mga magtatrabaho under the tupad program, ay aming po talaga yung patatrabaho ay ang pagkaroon ng community gardening. Okay po? So, yun po ang next, susulat ko sa listahan ko, ang mahogan ni Homeowners Association. Okay po? Ito yung aking inaayos with my chief of staff, with my team chief agad para sa akin. Yun naman po sa project natin ngayon na gawin natin active ang ating mga huwas, ano po, at magkaroon tayo ng tie-up project program para po sa pagkain na mga ng community. From your group po, what program and what will they do with NBC net, diba? Nagtatrabaho. Yun po, we will come up with a community garden. Kahit tignan po natin kung nakangailangan sa subdivision. Kung yung anything planting, ay kaya po may space where we can put up po yung ating community gardening. Nilalagyan natin vegetables, cut flowers, whatever is applicable and suitable to sa area. Gusto po yung ito po rin mapapakinabangan ng mga mamamayan natin sa lugar po yun. Bakit pagpagnayan yung ang tanyakan sa inyo. Okay po? So, maraming salamat po sa time. It is my honor, my pleasure to always be present in your different activities and programs. Nakapakipakinabang naman po sa ating mga yan. Sana lang po, kung hindi nakikita ko ngayon, yung passion, yung zeal ninyo and enthusiasm to make a difference in the community, to help and share kung ano man yung talento, galing na meron kayo para sa kundara ng ating komunidad. Sana po kapagpatuloy nito yan. Wala po ibang magmamalasakit sa ating lugar kung hindi kayo sa minirahan dito. Di ba po? Who do you expect? Para po pagandahin na inyong lugar. Palitisin ang inyong lugar. Siyempre po dapat kayong mga nakatrabing dito. At sino ba naman po ang mag-relief sa mga fruits of your labor? Kundi kayo din, mga anak ninyo, na gusto ninyo na sa isang neighborhood sila na malinis, maayos, peaceful. Ako po ba? Gusto po ba natin na magbubay ang ating kapaligiran na magkakasakit ang ating mga anak? Ayos po natin yun. Tama po ba? Kaya nga po yung malasakit hindi mo nang magtulungan kayo dito, malinis, maayos ang ating kapaligiran. Wala namang ibang makikinabang dyan kung hindi kayo rin at ang inyong mga pamilya at inyong mga anak. Okay po? Kaya I want to give a challenge to all of you na please help each other to make your community clean, beautiful, and peaceful para po, ito naman po, ang pinabangan nito ay para po sa inyong lahat din. Ano po? At in the days ko pa, magkukwento lang po ako na tayo po kasi ako po yung Vice Chairman ng Quick One Health sa Kongreso at purong kalakayan namin ngayon kasi pag-roll out na ng vaccination program, ano po, ng ating pamahalaan. So hopefully, ang idalak po kasi na pondo ng ating national government ay 70%, ano po, of that population, the total population. Ngayon, nakikita namin na malamang naman ang lahat ng adults ay magpabigyan ng libreng bakuna. Kasi 70% of our total population ay hindi magpapabakunahan ng mga bata. Okay? At ang priority po na babakunahan ay frontliners and senior citizens. Okay? Yun po ang nasa list. Ngayon po, sa pag-iikot po, sabi namin sa DOH, kailangan po talaga ay palawakin. Ang pinag-usapan po namin sa DOH, kailangan palawakin po ang information dissemination. Kasi alam ko po na may takot sa ating mamamayan pag pinag-usapan na ay bakuna. Tama po ba? Opo, naiintindihan ko po yun. I'm very sensitive and quite aware of what is happening on the ground. Kaya ang sabi ko, pakiusap ko sa DOH, before any program na nakilatag sa bawat komunidad,
importante muna ay ang mapaliwanag, ano po, at madiscriminate ang tamang impormasyon patungkol po sa bakuna to allay the fears, ano po, yung takot sa ating mamamayan. Dahil ang postulat naman natin dito ay ligtas, ano po, maligtas at masigurado ang magandang kalusugan ng ating mamamayan to end this pandemic. Okay po? So, yun naman po aking munang update sa inyo o informasyon. Pero huwag kayong magdala that ang DOH naman ay ikikot muna ang paliliwanag lahat ng bagay-bagay bago po i-roll out itong vaccination program ng ating pamahalaan. Okay po? So, God bless everyone po. Maraming salamat po. Ay, kaya medyo tinagalak na dear ha. Ako po kasi magpapaalam na rin po kaagad. Kasi po, diretso lang ako sa bagay. Hihingi po ako ng permiso ninyo sapagat kayo po ang living ng isang kapitan ko po doon na napalita naman yata sa news yung kung pinatay kayo siya ng marahas ng pagpatay. Ito po ay napakadali as aking kaibigan din yung personal na kapitan ng Barangay Franca ng bayan ng Bae. So, ngayon po ang living po niya, eh, gusto ko po na ako ay makadala ulit. Nakapunta na ako during the week, but ngayon po ang deferment, I want to be there pa rin ba po at makabalik doon po sa kanya. So, sana po payagan niyo ako. Payagan niyo po ako, mga mahal po, akadis dito dito sa lusog ng Kabuyaw, upong maipastig po man po at sa huling hatingan ang ating kaibigan na kapitan sa Barangay Klaka sa bayan ng Bae. For God bless you! Maraming salamat po sa Kumar. Thank you.